kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus summoned the 12 and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. And he sent them to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. He said to them, "Take nothing for the journey, neither walking stick, nor sack, nor food, nor money, and let no one take a second tunic. Whatever house you enter, stay there and leave from there. And as for those who do not welcome you, when you leave that town, shake the dust from your feet in testimony against them." Then they set out and went from village to village, proclaiming the good news and curing diseases everywhere. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Saint Vincent de Paul once said, "The poor suffer less from a lack of bread than from a lack of love." The poor suffer less from a lack of bread than from a lack of love. This made his congregation, the Vincentian, the first not to live in cloister so that they could devote themselves entirely to the poor and the sick. Yung mga religious kasi nakatira sa cloister. Yung cloister po, ito yung kanilang lugar, no, kung saan secluded sila, no? May seclusion, no? Para makapagdasal, para makalapit pa sa Diyos. Pero binaliktad ni Saint Vincent de Paul, sa halip na iseclusion ang sarili, iseclude ang sarili, pumunta sila sa isang lugar kung saan nandoon ang mga mahihirap, kung saan nandoon ang mga wala. Saint Vincent de Paul said that their cloister was the streets. That was where they dedicated their lives as religious in order to be with those who have nothing. Out of the nothingness of the poor, Saint Vincent de Paul was able to fill them from their stomach to their heart. Sa kawalan ng mga mahihirap, nagawang punuan ni Saint Vincent magmula sa kanilang sikmura hanggang sa kanilang puso. Nothingness. Out of the nothingness of the people, Saint Vincent de Paul was able to fill. This was also what happened to Ezra in our first reading. After realizing how sinful his countrymen were, he felt ashamed to God and knelt down
and prayed. Nung nakita niya kung gaano kamakasalanan ang kanyang mga kababayan, nanikluhod at nagdasal si Ezra. As he said, "Lord, we are nothing. We are a people with nothing. And we are here not because we have something, but because you have looked at us with favor." Ezra recognized his nothingness before God after realizing that it was God who sustained them. Yung kawalan ni Ezra, dun niya nakita na ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nagpupuno, at ang Diyos ang nagpupunan ng kawalan. This was also what Jesus is telling his apostles in our gospel today when he sent them to mission. Jesus said, "Take nothing for your journey, nor staff, nor bag, nor bread, nor money, not even an extra tunic." Walang dadalhin. This is not to make their journey difficult. Hindi. But for them to rely on Him throughout their journey. Hindi para pahirapan sila, kundi para sandalan siya sa kanilang paglalakbay. Madalas ang tao takot mawalan. Kaya nga hirap magbigay kasi ayaw mawalan. Kapag pecha de peligro na, mangungutang kasi ayaw mawalan. May iba, katatapos lang ng isang relasyon, may kapalit agad kasi ayaw mawalan ng kasama sa buhay. Kaya pansinin natin, yung mga taong takot mawalan, nakadepende lagi sa sarili. Sila yung gumagawa ng paraan para ang kawalan ay mapunan. Kahit paminsan, ito'y galing sa kasamaan at kasalanan. My dear brothers and sisters, our readings today teach us to be comfortable with nothingness. Kung minsan okay lang naman ang mawalan, nangyayari naman talaga ang nawawalan. Kaya nga, nakakabilib ang mga taong kayang sabihin sa awa ng Diyos nakakaraos. Ibig sabihin, Diyos ang nagpunan ng kawalan. Nakakabilib yung nagsasabing bahala na ang Diyos. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi kayang gawin sa sarili. Kaya bahala na ang Diyos. Again, mga bagay na hindi kayang gawin. Ibig sabihin, may gagawin pa din. O hindi yung Diyos na ang lahat. May gagawin ka pa rin. At yung hindi mo kaya, Diyos na ang bahala. May kaibigan ako, magaling na reporter. Magaling. Award-winning reporter. Pero, pagtungkol sa kanyang karera, talagang humihingi pa rin ng tulong sa Diyos. He would still ask for prayers. Kahit magaling na, kahit matalino na, award-winning na. Bakit? Kasi may mga bagay pa rin na kahit puno siya sa kanyang sarili, hindi niya kayang gawin. Ipinagpapa sa Diyos. That is His nothingness. Yung kahit magaling ka, alam mong may mga bagay ka pa rin hindi kayang gawin. In nothingness, God works in fullness. Remember that. So it is okay to have nothing because surely God works in fullness. Sadya namang dumadating ang panahon ng kawalan. At dito pumapasok ang Diyos para tayo ay panagutan. Pero magkaiba po yung nagwaldas ka kaya ka nawalan. Nagipit kasi kaka-check out, kaka-add to cart. Kasalanan mo yan, pananagutan mo yan. Pero yung panahong ng kawalan,
Diyos sigurado ang mananagutan. Ganito rin sa ating kumpisal. In our confession, we unload everything. Pero hindi ka mapapatawad kung puno ka sa iyong sarili. Walang kapatawaran kung punong-puno ka ng pangsisisi. Kesa aminin mong kasalanan mo, ihingi mo ng tawad dahil wala kang magagawa. Pinisisi mo sa iba. How can God works? How can God fill in your nothingness if you are full of yourself? My dear brothers and sisters, remember, in nothingness, God works in fullness. Amen.